module na to ay nahati sa mga sumusunod na paksa. Una, ang kabias ng klasikal sa Amerika. Ikalawa, ang kabias ng klasikal sa Africa. At ikatlo, ang kabias ng klasikal ng mga pulo sa Pasipiko. Umpisahan natin sa kabias ng klasikal ng Amerika, particular na sa Mesoamerica. Ang Mesoamerica ay isang agrikultural na pamayanan. Karaniwang, agrikultura ang kabuhayan ng mga tao sa timog at gitnang bahagi ng Mesoamerica. Sa pag-unlad nito, nakapagtatag ang mga sinaunang tao sa Mesoamerica ng mga lungsod-estado. Ang mga pamayanang nakilala sa Mesoamerica ay ang Maya at Aztec at Inca naman sa Timog Amerika. Ang kabias ng Maya ay ang pamayanang namayani sa Yucatan Peninsula o sa timog na bahagi ng Mexico hanggang Guatemala. Ang mga Maya ay pinamumunuan ng mga Halak Yunik o ang mga tunay na lalaki. Sila ang nagpalawak ng pamayanan na naging sentro ng pagsamba ng kanilang mga diyos. Mayroong maayos na paghahati ng lipunan ang mga Maya. Nakahiwalay ang tirahan ng mga mahihirap at ang mga nakaririwasa sa buhay. Matatagpuan sa mga sentro ng kanilang pamayanan ang mga piramid na kung saan ang mga rurok nito ay nagsisilbing dambana ng pagsamba sa kanilang mga diyos. Halos magkatulad ang mga piramid ng Egypt at ng mga Maya. Subalit, patag ang ibabaw ng piramid ng mga Maya sapagkat ginagamit ito bilang parangal sa kanilang diyos na si Kukulkan o tinatawag nilang God of the Feathered Serpent. Kilalang magsasaka ang mga Maya. Ilan sa mga tinatanim na mga ito ay mais, patani, abukado, kakao at iba pa. Dahilan ito upang sambahin nila ang mga diyos na may kaugnayan sa pagtatanim maging ang diyos ng ulan. Kinakalakal ng mga Maya ang kanilang mga ani, kabilang na ang mais. Kasamang ikinakalakal ng mga ito ang pulot pukyutan, balat ng hayop, mga pinatuyong isda at iba pa. Ilan sa mga sinasabing dahilan ng paghina ng mga Maya ay ang patuloy na digmaan sa pagitan ng mga lungsod-estado. Kabilang na rin dito ang pagkawala ng mineral ng lupa at pagdami ng populasyon ng mga tao. Ang mga Aztec naman ay naging makapangyarihan sa gitnang bahagi ng Mesoamerica. Ang salitang Aztec ay nangangahulugang isang nagmula sa Aslan. Ang Aslan ay isang malaalamat na lugar sa Hilagang Mexico. Tinatag ng mga Aztec ang Tenochtitlan sa isang maliit na isla sa lawa ng Texcoco, Mexico. Ito ang nagsilbing sentro ng kanilang kalakalan. Katulad ng mga Maya, ang mga Aztec ay inuugnay ang kalikasan sa kanilang mga diyos. Isa sa kanilang mga diyos ay si Huitzilopochtli. Nag-aalay ang mga Aztec ng mga tao bilang sakripisyo o parangal sa mga ito. Karaniwang, inaalay ng mga Aztec ang kanilang mga bihag, ngunit paminsan-minsan may mga taong nagsasakripisyo bilang alay. Dahil sa masaganang ani ay nakipagkalakalan ang mga Aztec sa mga karatig lungsod nito. Sa pangunguna ni Takalil ay nagsimula ang kampanyang militar. Dahilan ito upang makasakop ang mga Aztec na mga lungsod na kung saan pinagbabayad ang mga tao ng tribune o bubis sa lahat ng nasasakop na mga ito. Noong 1519, dumating si Hernando Cortes sa Aztec. Ito ang naging dahilan ng paghina ng kanilang kabiasnan. Tuluyang bumagsak ito dahil sa pananakop, paglaganap ng epidemya at pang-aalipin. Nagsimulang umunlad ang kabiasnan ng mga Inca sa timog na bahagi ng Amerika sa pamumuno ni Manco Capac. Siya ang lumikha ng maliit na lungsod sa hilagang kanlurang bahagi ng Lake Titicaca sa lambak ng Cusco. Ang salitang Inca ay literal na nangangahulugang imperyo. Patunay nito ay nasakop nila noon ang bahagi ng Peru, Ecuador, Argentina at Bolivia.
Higit na naging matatag ang lipunang Inca sa pangunguna ni Pachacuti. Sa kanyang pamumuno, nilikha niya isang sentralisadong estado. Sa pangunguna naman ni Tupayopanqui ay higit pang lumawak ang nasasakop ng mga Inca at umabot ito hanggang sa Chile. Noong 1532 ay dumating si Francisco Pizarro sa Inca. Ito ang naghudyat sa paghina ng kanilang kabiasnan. Kasama na rito ang tunggalian ng mga pinuno sa mga lungsod-estado. Noon pa man ay sentro na ang Africa ng mga unang kabiasnan sa daigdig. Patunay rito ang mga kabiasnang natatag sa lambak ng Ilog Nile. Maliban rito ay naging maulad din ang kabiasnan sa kanlurang Africa. Kabilang na rito ang mga kabiasnang Ghana, Mali at Songhai. Ang Imperyong Ghana ay isang malaking pamilihan sa kanlurang Africa. Ilan sa mga produkto nito ay ang ostrich, ivory, ebony at ginto. Mayroon ding matabang lupa at sapat na tubig ang lugar. Dahil sa pakikipagkalakalan nito, ay nagpatuloy ang pagunlad ng Imperyong Ghana. Sila ay umaangkat ng mga bakal at ng mga kabayo na maaaring magamit nila sa pakikipagdigma. Ang Imperyong Mali naman ay naging makapangyarihan sa pangunguna ni Sundiata Keta. Ito ay nung sinakop nila ang Imperyong Ghana. Sa pamumuno naman ni Mansa Musa sa Imperyong Mali, ay higit pang lumaganap ang imperyo sa Africa. Naging kilala ang Imperyong Mali sa pamumuno ni Mansa Musa sapagkat nagpatayo ito ng mga moske o pook dasalan ng mga Muslim. Naging laganap ang relihiyong Islam sa Africa. Lumaganap rin ito sa Imperyong Songhai sa pamamagitan ng mga Berber o mga mangangalakal na mga Muslim. Dahilan ito upang gawin ni Diya Kusui ang relihiyong Islam bilang relihiyon ng kanilang imperyo. Ang Imperyong Songhai ay napasakamay rin ng mga Mali. Subalit, hindi ito nagtagal sapagkat ang pamilyang Sunni o ang dinastiyang Sunni ay muling binawi ang Songhai sa kamay ng mga Mali. Sa pamumuno ni Sunni Ali ay higit pang lumawak ang imperyo sa Africa. Ngayon naman ay dumako tayo sa mga kabiasnang klasikal sa Pasipiko. Ang Polynesia ay nanggaling sa salitang poly na ang ibig sabihin ay marami at nisya na ang ibig sabihin ay pulo o mga isla. Ito ay nasa gitna at timog na bahagi ng Pacific Ocean o nasa silangan ng Melanesia at Micronesia. Ito ay kinabibilangan na mga pulo ng Easter Island, Cook Island, Hawaii, New Zealand, Tonga, Tuvalu, Samoa at iba pa. Ang sentro ng pamayanan ng Polynesia ay ang Tuhua. Ito ay karaniwang nasa gilid ng mga bundok. Ito ay pinagdarausan ng mga pagpupulong at mga gawaing banal kabilang na ang ritual. Ito rin ay karaniwang tinitirahan ng mga pari. Pagsasaka at pangingisda ang karaniwang kinabubuhay sa Polynesia. Sila ay nagtatanim ng ube, gabe, tubo at iba pa. At nangingisda ng mga hipon, tuna, octopus at iba pa. May mga pinagbabawal upang maiwasan ang pagkawala ng bisa o mana. Tinatawag itong tapu. Ang sino mang susuway o lalabag sa mga tapu ay may kaparusahang kamatayan. Ang Melanesia naman ay nanggaling sa salitang mela na ang ibig sabihin ay maitim at nisya na ang ibig sabihin ay pulo o mga isla. Ito ay matatagpuan sa hilaga at silangang baybay na Australia. Ito ay kinabibilangan ng mga pulo ng Vanuatu, Solomon Island, New Caledonia, Papua New Guinea, Fiji at iba pa. Ang pamayanan ng Melanesia ay pinamumunuan ng mga mandirigma.
pinipili ang pinuno sa kung sino ang pinakamatagumpay sa digmaan. Ang kanilang kinabubuhay ay pagsasaka, pangingisda at pag-aalaga ng mga hayop. Karaniwang nagsasaka o nagtatanim ang mga ito ng mga pandan at sago. Ang Micronesia naman ay nanggaling sa salitang micro na ang ibig sabihin ay maliit at nisya na ang ibig sabihin ay mga isla o mga pulo. Ito ay nasa hilagang bahagi ng Melanesia. Ito ay kinabibilangan ng mga pulo ng Caroline Islands, Marianas, Marshall Island, Gilbert Island at Nauru. Ang mga Micronesians ay naninirahan sa mga lugar na hindi masyadong napipinsala ng mga bagyo. Pagsasaka at pangingisda ang pangunahing kinabubuhay ng mga tao rito. Sila ay gumagamit ng mga stone money o ang mga batong ginagawang pera. Naniniwala sila sa animismo at inaalay ng mga ito ang kanilang mga unang ani sa mga pinaniniwalaan nilang Diyos. Ang mga nabanggit ay ilan lamang sa mga kaalamang nakasulat sa Module 3, Quarter 2 ng Araling Panlipunan 8. Hanggang sa muli!